DJ Osmo, gamit natin to ng main vlogging camera natin. Bakit siya yung napili ko na main vlogging camera? Napakaliit niya lang. Meron siyang front screen at the same time. Meron siyang mic input jack. Bibili ka nga lang na itong adapter na galing sa Synova para magamit mo tong BYMM1 natin na nakakabit dito sa may Synova. So makakapagbigay siya ng napakagandang audio, guys. Napakagandang audio. Yo, what's up guys? It's your boy Mark Juan. Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa video ko, make sure na nanonood ka. Meron tayong magandang balita para sa'yo. At ayun guys, para sa araw na to, syempre, ang pag-uusapan natin is reviewing natin sa DJI Osmo action camera. Medyo matagal-tagal na rin natin siyang ginamit. So ngayon, mare-review na natin siya. Mapapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pros and cons niya. Ano yung mga magagandang features. At the same time, bakit siya yung napili kong camera. DJI Osmo, gamit natin to ng main vlogging camera natin. Bakit siya yung napili ko na main vlogging camera? Napakaliit niya lang. Meron siyang front screen at the same time. Meron siyang mic input jack. Bibili ka nga lang na itong adapter na galing sa Synova para magamit mo tong BYMM1 natin na nakakabit dito sa may Synova. So makakapagbigay siya ng napakagandang audio, guys. Napakagandang audio. Pero syempre, depende yun kung paano magsalita. Baka mamaya, sobrang layo mo naman. Tapos nag-expect ka ng napaganda. Kung gusto mo nang medyo malayo sa'yo, gamit ka ng lab mic. Yung Boya na lab mic yun, medyo mahaba yung wire nun. Yun yung pinaka-the best para sa inyo. At syempre, sa lahat ng mga naghahanap ng mga maliliit, baka ito na yung para sa'yo. Yung pang main vlogging camera mo, pero maliit lang. Yung pwedeng saksak mo lang lagi sa bag mo, yung bulsa mo. Ito, para sa'yo ito. Manood ka, sigurado. Marami kang makukuha ang impormasyon dito. The same time, price. Hindi siya ganun kamahal kung ikukumpara natin sa GoPro. Kung ikukumpara natin siya sa mga mirrorless, syempre, malaking bagay pa rin yung front screen. Magkaiba silang camera, pero eto kasi, kung hindi ka naman masyadong maarte na okay lang sa'yo kahit na hindi ka blurred na background, yung talagang kala mo eh, pelikulang-pelikula yung dating mo, okay na sa ito. Panglaban na to. Eh kasi naman, baka mamaya yung sobrang meticuloso mo naman sa pagbablog, gusto ko blurred yung background ko, tapos ang camera mo eh, action camera pala. Siyempre hindi man ganun, blurred nga yung background mo, pero naka out of focus ka naman. Ito guys, kahit anong gawin mo, kahit saan ka maglulusot, naka-focus ka rito. Kasi widescreen to eh, syempre kitang-kita yon. At the same time, napakaganda ng features na ito na Rocksteady. Talagang steady ka lang guys. Talagang kahit gumagalaw-galaw ka lang ganun-ganun, steady ka lang. Steady lang yung camera. Yun yung ibig ko sabihin. Tapos yung up and down movement ng paa mo, syempre habang naglalakad ka, nagdadal-dal ka sa camera, syempre, hindi mo napapansin may up and down movement kaya kung gumagamit ka lang ng mga walang stabilization na camera like regular na DSLR lang yun guys, medyo mapapansin mo talaga yung napakalaking improvement pagkagamit mo to. Maliit siya, may stabilization at the same time napaka handy. Price range mas mura kaysa sa DSLR. Meron ka ring front screen, may mic input ka. So, ano pa hanapin mo? Diba? Gamit ko to bilang all-purpose camera sa akin. Ginagamit ko siya na dashcam din. Napaganda, diba? Tapos ginagamit ko rin siya na parang fake drone shot. So, lalagay ko lang siya sa isang mahabang stick. So, yun. Tapos, angat mo lang ng ganun. Talagang solid yung pagkakawa. Marami akong nakakawa na yun. Bigyan ko kayo na sample ng mga video na yun. Siyempre, time-lapse and hyperlapse, napakakisig ng features na yun. Lalo yung hyperlapse, meron siyang times 10, times 15, times 30. Okay din siya lalo sa gabi, ginamit ko yung hyperlapse. Ganda ito, tignan mo itong video na to.
Kisig niya, nang haba, tapos ang ganda tingnan ng mga ilaw-ilaw, tsaka yung mabilis. Kasi yun guys, nagamit ko rin pala to sa short film na minention ko. Light niya, kasi nakokontrol ko siya, kahit na ako lang mag-isa yung nag-shoot sa sarili ko. Nakokontrol ko kasi yung camera na to, pwede mong gawing sa remote, gamit yung cellphone mo. So yun, gamit ko yung iPhone 8 na kinokontrol ko yung camera na record, gamitin mo. May histogram daw, makikita mo kung overexposed ka, adjust mo lang yung ISO. Ayun, swak na. At the same time, built-in mic. Okay na okay din siya kahit na wala kang mic input. Kung hindi ka naman masyadong maarte sa dating ng boses na parang akala mo nasa radio station nung ginahanap, okay na to. Laban na rin to. Kasi pag nasa loob ka ng sasakyan, o nasa loob ka ng isang kwarto na wala namang hangin o wala masyadong ingay, pati yung electric fan, aircon, palag na guys. Kasi maganda yung quality ng mic din. Kumbaga makakagawa ka na rin ng story rito, o makakapag-vlog ka na. Napaka-importante kasi rito yung proxy, nakikita mo yung sarili mo eh. Isig nun. At the same time guys, etong camera na to, may nabibili na ND filter, ang dami. So kung mahilig ka mag b-roll, pag-montage, hindi nga lang blurry yung background mo, pero makakuha ka napakagandang quality ng image o video rito. Kapag lalo na kapag tama yung frame rate na ginamit mo at mababa lang yung ISO mo. Ayun, sa mga hindi nakakaalam ng ISO at double mo yung frame rate mo, marami ng video na mapapanood sa YouTube. Search nyo na lang kung ano yun dun. Hindi na natin dadagdag para hindi na tayo humaba. Pero malaki matutulong sa inyo no, kung alam nyo na. Siyempre, lalo na kung may ND filter ka. Lalo kung mahilig ka mag-shoot ng mga maiinit. Siyempre, pa umaga hanggang hapon, palubog ng araw, trick yung araw. Kailangan mo ng salamin o sunglass para sa camera. At ayun yun. At siyempre, kung ano, kahit hindi, itong camera na to, kahit wala nang ano, hindi mo na kailangan ng gimbal. Kasi sa camera na, solve ka na eh. Hindi mo na kailangan ng extra money para doon. So, planuhin mo na lang yung shot mo para hindi madrain agad yung battery mo. At the same time, pwede ka rin kumuha ng accessories niya na nabibili na extra battery. Dalawa, may kasamang charger na separate. Yun, bali tatlo yung battery mo, sobrang sulit nun. Tapos may lagayan pa ng memory card. Kapag nakaplano kasi yung mga shoot mo, kumbaga kada hit mo ng button ng record, hindi naman ganun katindi yung konsumo ng ano eh, ng battery. Lalo kung gagawa ka ng storyline, syempre bago ka gumawa ng storyline, nakaplano na yun, mayroon kang listahan, ganito yung gusto mo mangyari, napag-isipan mo na. Kaya mas maganda talaga bago gumawa, may plano. Kung vlogging lang naman, malaking bagay rin to kasi kahit saan mo siya. Lalo dito sa lugar namin, hindi lahat ng lugar dito pwedeng magdala ng camera. So dahil maliit siya, kahit saan ay dadala ko siya. Pwede ko lang siyang hawakan ng maliit na ganyan, meron akong gustong kunan. Yun, kasi pagkadala-dala mo mga malalaking camera rito, baka masita ka lang. Kasi alam naman natin dito sa gitnang silangan, meron pa rin mga lugar o hindi pa rin lahat ng tao rito is open para sa camera o yung binibidyohan sila. Pero maganda na, mas maluwag na kumpara noon. At nagpapasalamat tayo doon. At ayun guys, sana mabigyan ko kayo na yung mahabang informasyon, lalo na rito yung bagong yung updated na firmware. Pwede na mag live stream. Sipin mo ulit nung camera na yun, pwede mag live stream. Di ba? Tsaka yung ano guys, sipin nyo, hindi ka na mag ano pa ng mga sasalpak pa ng mga malalaking lente na mag-aabala ka pa na hanapin yung focus mo, mag-aganong-ganong ka pa, maglagay ka lang na magandang ilaw, source ng ilaw. Kahit gawin mo siyang studio camera, maganda na siya guys. Ang kailangan mo lang kapag nakalagay siya sa tripod, kuha ka ng boom mic o kaya lagay mo sa mahabang stick, lapit mo sa bibig mo, na ganito lang. So yun, mapapansin nyo naman na yung quality ng BYM M1 okay na rin siya for beginner na nag-YouTube at tulad natin. Siyempre hindi naman natin kailangan gumastos ng napakamahal ng mic. Hindi naman natin sinasabing na wag.
Pero kung afford mo, go. Pero kung nasisimula na katulad natin eh, pwede naman to. Okay na rin to kasi ang importante ron, meron kang external mic na mas na-enhance pa yung boses mo. So yun guys, syempre sa mga katulad natin na small YouTubers, hindi naman natin kailangan yung expensive lahat. Meron naman paraan para makagawa ka ng, kung wala ka ng items na yun at pwede mo namang gawin sa ibang bagay o paraan, alam naman natin na tayo mga Pilipino madiskarte. So yun, gamitin na lang natin yung diskarte natin para mas ma-enhance natin yung external mic natin at the same time yung source of light natin. So yun guys, ito, panoorin natin itong video para hindi na masyadong matagal. Tayo. Ito na yung DJI Osmo natin. So ito yung battery niya. Yung case ng battery, yan yung sinasabi ko sa inyo na may lagayan ng memory card. Yan yung lagayan ng memory card. So okay siya, di ba? Tapos ito na yung camera natin. So yan, ito yung lens, front screen. Syempre. Ayan guys, ito yung ano, charger type C memory card. So inalis ko na yung door niya para sa case. Back screen natin malaki, syempre mic. Ito yung record, to mic yan. Ito yung power. So ayan guys, ganyan lang siya kalight, pero sobrang bigat na itong camera na to kahit na napakaliit lang. Kaya kung mapapansin nyo, eto labasan to kasi minsan, 'di ba, yung mainit. Dito sumisingaw yung init. Ayun. So ito yung battery natin. So ito, kita niyo naman yung battery natin, guys. Meron siyang orange diyan na silicone para sa waterproof 'yan. So pag ilalagay niyo na siya, ayan, pasok niyo lang ng ganyan. Make sure niyo lang nakasara maigi. Kapag may nakita kayong orange dito, ibig sabihin nun, hindi pa siya nakasara na maigi. So dapat yan, make sure yung nakasara. So babuksan na natin, power on. So yun guys, bali ito na yung back screen nung DJI Osmo natin. So kung mapapansin nyo, naka open yung grid natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ISO, tapos naka double yung frame rate. At the same time, ito naka 1080p lang tayo, tapos 25 lang yung resolution natin. So naka-double lang siya dito sa shutter speed natin para maganda yung quality niya. Etong setting na to, para to sa pag nasa labas ka tapos meron kang ND filter. So maganda yung quality na ito kapag nasa medyo mainit na, like mga 9 o'clock na ng umaga hanggang hapon, kumukuha kayo sa labas, nagmo-montage kayo, nagbi-b-roll kayo. Yun, ito yung pinakamagandang setting para sa ganyan. Tapos gusto nyo naman siyang baguhin guys, yan, sa angat nyo lang tapos baba nyo. So ito, kung mapapansin nyo, yan, ito na yung mga quick switch natin na nakasave. So pwede kayong gumawa ng sarili nyong setting dyan. Yan, naka rock steady, tapos 1080, 24, Disney like. Yan, pipili lang kayo dyan, pwede rin kayo mag 4K, kasi mag slow motion. Yan, 720, 240. So yun, do-double nyo lang yan. Mas maganda na yung quality nyo, ano nyo, yung image nyo. So yun, back na natin. So eto naman, brightness. Yan, kung gusto mo ilock yung screen. So yun, angat nyo lang yan para, yan, para okay na ma-unlock. So baan nyo uli. Eto naman yung mga control. Gusto nyo mag voice control. Yan, gusto nyo siya voice control, language, command list. Dito nyo naman makikita yan. The same time, ito yung pagkabukas mo, gusto mo pindutin agad yung record. So naka video agad yun sa akin. Pwede rin naman sa photo. Nasa inyo yan. Yan yung mga setting. Pwedeng naka timelapse, pwedeng slow motion, hyperlapse, HDR video. Etong HDR video na to guys, wala ditong rock steady ha, pag kaya nyo gagamitin nyo. Okay. Tapos pwede yung save sa ito yung sinasabi ko sa inyo, quick switch. So gawa kayo ng format nung setting nyo, tapos pindutin nyo lang yan. Yan yung mga, pag sinwitch nyo yung sa gilid, yan yung mga lalabas. Pag mga nasa underwater kayo, yan yung magagamit nyo. O gusto nyo tinatamad kayo magkakalikot, nun lang, ready to fire agad. Wi-Fi, wind reduction. Pag wala kayong naka plug in na mic,
Rode Mic or BYMM1. Yun, sounds ko sa mic level medium lang. Kasi para pwede mo naman siyang lakasan para hindi siya masyadong nakatodo yung ano, kasi mahirap ng ayusin kapag masyadong malakas yung boses o masyadong malakas yung panggagalingan ng source ng audio setup ka. Gusto mo yung magsasalita ka, kapag masyadong malakas mahirap ng ayusin yun. So ayan, medyo naka medium lang isa akin para sure, tapos adjust ko na lang kapag gusto kong lakasan yung grid niya, naka open. So ayan, yan yung mga setting na makikita nyo dito. Okay, so back na natin. So ayan, voice command, automatic, meron siya rito, picture. Ayan, auto meter. Ayan. So ayan, angat nyo lang, okay na yan. Gusto nyo naman, dito naman sa kabila, kanan, dito nyo makikita yung ISO tsaka shutter speed. So ayan, meron tayong auto. Ito yung auto kadalasan. Kung gusto mo, hindi mo pa alam yung mga sa manual, pwede mong tirahin tong auto. Yun nga lang, pabago-bago yung exposure ng lights mo rito. Kasi naka-auto lang siya. Dumedepende yung, halimbawa pumasok ka sa loob ng bahay, automatic yung nagbabago yung lighting nung pagpasok sa camera. Unless pumunta ka ng manual. So yung manual, pwede mong i-adjust yung ito, pag pinindot mo yung lalabas. Ito na yun. Yan. So hanggang 3200. Yan yung lightning mo, yung ISO. So yeah, para hindi masyadong expose. Ngayon, shutter speed. So ito yung shutter speed. Double mo lang yung frame rate mo. So naka 25. So ano ba yung double ng 25? 50. O yan, ready to go ka na kapag naka 50 na yan. Okay na yun, save mo na. Ready to fire ka na. Pwede ka nang gumawa ng cinematic look. And gusto mo naman ng mag front screen, double tap mo lang yan. Yun, tutunog. Ayan, ayan na yung screen nya sa harap. Pero hindi touch screen yan ha. Makikita nyo rin dyan yung setting nyo. Ayan, battery, kita nyo yan. So gusto mo naman, pindutin nyo lang yan, i-hold nyo ng mga ilang minuto o ilang segundo. Hold nyo lang ng ilang segundo, babalik na yan. O kaya double tap nyo na lang para mas mabilis, para hindi na kayo masyado mahirapan. Tapos kapag kinonect nyo na to sa may apps nyo na DJI Mimo apps, pwede nyo siyang kontrolin. Sa akin kasi, nung gumawa ako ng short film na kinukuna ko yung sarili ko, naka-attach lang siya sa may tripod. Iniiba-iba ko lang siya ng position, tapos kinokontrol ko siya gamit ng iPhone 8. So dun mo makokontrol yun. Pwede mong baguhin yung setting mo ron. Makikita mo yung histogram mo kung overexpose ka o hindi. Ang kisig din nun. Tapos pwede mo siya i-download agad kung ano yung binidyo mo. Pwede mo i-download agad sa cellphone mo. So transfer mo lang agad sa cellphone mo kung cellphone ka nag-i-edit. Sa akin kasi, sa iPhone lang ako nag-i-edit. So yun, ready to fire na agad yun. Edit ko lang yung music. Doon ako nagka-cut. Hindi naman ako masyadong magaling mag-edit. So yun, rekta lang. Rekta na agad. Tapos konting dot-dot lang, konting details, add ng konting music or text. Swak na yun. Yun na yung pinaka-setting nung edit ko. So yun guys, bali ito na yan guys. Yan, kung mapapansin yun, napaka ang bigat na ito. Yan. So yun guys, balik naman tayo. Punta ka pa ito sa inyo yung DJI Mimo apps. Yan, ito na, nakakonnect na siya. Pindutin nyo lang yan, magkoconnect na ng kusa. Yan, make sure lang naka-open yung Bluetooth nyo. Yan, makokontrol nyo na as remote yung cellphone nyo. So yun na yung makikita nyong picture gamit natin yung camera natin. Pwede siyang kontrolin na kahit na nasa malayo kayo, tapos nakasalpak lang siya sa tripod. Para sa mga mahilig gumawa ng mga montage at b-roll ng mag-isa lang, ito malaking bagay ito. Yan, iba't ibang shooting style, video, pwede rin mag live stream sa iba't ibang platform like Facebook and YouTube platform. RTM, pinaka main source mo, pwede mong gamitin yan.
Syempre marami pang iba na setting. So pwede mong gamitin din yung pag-a-adjust ng setting dito sa may cellphone lang as remote. Kung gusto mong mag-adjust ng frame rate, ISO, exposure mo, yan, makikita mo rito yan sa video. Yan, ito, pwede na to. Makikita nyo rito yung iba't ibang frame rate nya. Yan, makikita nyo yung D-warp, tsaka kapag naka-open at hindi. So, matatanggal yung fish eye look nya. Magiging flat yung image nyo. So, hindi na siya parang fish yung dulo, o yung edge nya is parang pabilog. Yan mo, hanapin nyo lang white balance. Siyempre pwede nyo ring adjust custom or auto. Para sa akin 5.5k lang. Yung histogram natin naka-open, siyempre para makikita nyo pag nasa labas kayo. Tapos MOB format natin, pwede ring MP4. Nasa inyo, depende sa inyo kung paano format yung gusto nyo. Siyempre, dapat alam nyo rin yung pag-a-adjust, no? Pwede nyo gamitin sa auto. Yung kung mapapansin nyo yung zebra doon, guys, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung sa monitor ng TV ko, ng screen. Yan yung sinasabi na over yung exposure mo, mapapansin mo dyan kung alin yung mga over na lightning o yung malakas na source ng light na pinanggagalingan. Nakikita mo dyan. So, iba't ibang shooting mode pwede nyo i-adjust dito. Magmula sa slow motion, hyperlapse, time lapse, photo, video. Dito nyo na makikita yan sa DJI Mimo Apps. Siyempre yan, yung na-agreed. Malaking bagay yan para kung mag pe-framing ka. Alam mo kung ano yung framing mo. Gamit ka na roll of thirds. Di matatapos nung gabi na to at di matatapos nung vlogging natin o pagsasalita natin nung hindi tayo nagsha-shoutout. Syempre sha-shoutout natin mga tropa natin, lalo-lalo na yung kay Sir DC dyan sa may Canada, isang tattoo artist na solidong idol natin yan. Solid Sir, shoutout mula rito sa mga tattoo artist sa gitnang silangan. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga info na binibigay mo. At the same time, salute sa mga kapwa natin tattoo artist yan sa may Canada. At the same time, syempre shoutout nga pala sa lahat ng mga kasama ko rito, overseas Pinoy tattoo artist, mga kasama natin sa guild natin dito sa may gitnang silangan. At the same time, maraming salamat nga pala doon sa mga Tito B natin na solidong malulupit. Syempre unang una na dyan syempre si Tito B natin, Tito Ron. At the same time dyan si Tito Travis, alright, Tito Pinggoy, Tito Rasek, Tito Eric Natividad, syempre ang lulupit na artist niyan, guys. At sa lahat ng mga tito natin na mga tattoo artist, shoutout nga pala doon kay Tropang Echan. Yun, guys, abangan natin yung mga gawa niya ni Tropang Echan. Isang bagong mananato dito sa gitnang silangan, tropa natin yan. Pagpatuloy mo lang yan, tol, marami pang mararating. Guhit lang ng guhit sa balat at tiyaga. At syempre, i-balance natin yung trabaho natin at the same time yung part-time natin bilang isang mananato. At maraming salamat nga pala sa lahat ng tattoo enthusiast na sumusuporta sa mga kapatid nating tattoo artist, lalong-lalo na sa gitnang silangan. At shoutout din dyan ibang probinsya. Syempre, shoutout sa inyong lahat. At sa mga kasama natin dyan na nasa Pilipinas na, syempre kay Tito Gans at JJ. Yun, yun guys, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, tapos mag-subscribe ka na rin. Nandito lang naman yan sa may baba. Tapos pindutin mo na rin yung notification bell natin para maging updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. At the same time, abangan nyo pa yung mga susunod na episode nung Tagong Yaman sa Gitnang Silangan. Siyempre, marami tayong mga kasama dyan. Iba't ibang tattoo artist, mga kapatid natin. Bali, ano to? Dokumentaryo to ng mga tattoo artist dito sa Gitnang Silangan. Paano nga ba sila nagsimula at ano yung mga pinakamahirap na naging struggle nila bilang isang tattoo artist dito sa may gitnang silangan. Siyempre, alam naman natin na ang buhay natin dito hindi naman ganun kadali.
At ang bilihin dito ay hindi naman din ganun kamura, lalong-lalo na meron na tayong 15% tax. Siyempre, saludo pa rin tayo sa mga kapatid natin na tattoo artist. Shoutout sa inyo lahat. At may parating silang event, guys. Suportahan nyo yun. Shoutout nga pala dun sa Guardians. Yun, sila yung nagpaganap ng event na to. Suportahan natin yung mga kapatid natin na Utol Brothers. Siyempre, dun sa car group natin. Utol Brotherhood. Maraming salamat sa lahat at lagi kayong mag-iingat, mga tol. Tropa natin at mga kabayan natin dyan na naghahanap ng mga tattoo at naghahanap ng mga or mga tattoo enthusiasts. Marami tayong mga kapatid na artist dito. Check nyo lang yung mga page nila. Check nyo yung mga gawa nila. Inquire lang kayo. Sobrang babait niyang mga yan. Lalo-lalo na yung mga minention ko na pangalan, syempre. At doon sa mga hindi ko na-mention na pangalan na mga kapatid natin dito sa industriya, shoutout sa inyo lahat, mga tol. Shoutout sa inyo, saludo pa rin mga kapatid natin sa industriya. At syempre yung mga tito bi natin na hindi nawawala at di nagsasalong sumuporta sa mga kapatid nila sa industriya ng tattoo. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout nga pala doon sa mga matitinding supplier natin na nakakapagpadala rito. Alright yan. Okay na okay yan. At salamat sa lahat na nagbigay ng oras at sa lahat ng mga nag-like at nag-comment, nanood. At kung bago ka lang sa channel ko, alam mo na kung anong dapat natin gawin, guys. Shoutout nga pala, bago natin makalimutan, guys. Shoutout nga pala kay Isnoebe TV, kaibigan natin yan, kay Dan Vlog. At YouTube Unite Philippines at sa Vlogger Philippines, maraming maraming salamat sa pagtanggap mula rito sa gitnang silangan at mga kapatid natin sa industriya ng internet at vlogging. Alright, shoutout sa inyong lahat at salute lalo-lalo na dyan sa Vlogger Philippines. Anditindi, sir, saludo ko sa inyo, sir. Sana dumating yung araw na makapag-participate din ako dyan sa ginagawa nyo. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat.